in-upload ko na video sa TikTok ko na yung makalat na kusina. Makalat talaga yung kusina, as in, gi-video ko, tapos gi-upload ko sa TikTok ko. Sabi ko, guys, look at the kitchen, ano, ay, alam ko na lahat ng OFW na kasambahay makaka-relate sa video na to. Yun ang sinabi ko, tapos may Arabic ako konti na sinabi doon na, sabi ko, makakalat sila, makalat yung mga bata, makalat yung amo, tapos malakas magreklamo na makalat yung bahay, marumi yung bahay, hindi naglilinis yung katulong. Ayun guys, yun, in-upload ko sa TikTok ko, tapos nakita ng kapatid ng amo ko, tapos sabi niya, sasabihin niya raw yun sa amo ko, isumbong daw ako sa amo ko. Sabi ko, maawa naman kayo, wag niya akong isumbong. Tapos sabi niya, i-delete mo yung video, tapos hindi na ako isusumbong. Ang problema ko ngayon, guys, is kumalat yung balita sa lahat nilang magkapatid. Amo ko na lang mag-isa ang hindi pa alam. As inisip ko, guys, ano nang mangyari sa akin pag malaman yun ng amo ko. Sabi ng kapatid ng amo ko, 5 years daw ako makukulong dahil doon sa video na yun. Kahihiyan daw nila yun. Guys, need your advice, guys. So, fully ma-watch niyo itong video ko. Kailangan kong umuwi. Gusto ko na umuwi. Ayaw ko mapahamak dito. May pamilya pa ako naghintay sa Pinas, especially yung mga anak ko. Apat yung anak ko, single mother ako. Gusto ko nang umuwi, guys. Pakitulungan niyo naman ako. Ayoko mapahamak dito, ayoko makulong. Paano na lang yung mga anak ko? Pinag-initan na ako ng ama ko. Tapos dagdag pa yun, yung video na yun. 2 years ako, nawala sana ako. Tapos madagdag yung 5 years. Paano na lang? Anong kakainin nila? Guys, tulungan niyo ako, guys. Tulungan niyo ako, guys. Gusto ko nang umuwi.